Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Maine and Alden ngayong umaga na to. But before that, nice kung magpasalamat po ulit sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin guys. So talk about po kagabi doon sa pinabangan pong interview or parang spotlight with Fep ni Alden Richards. So after noon, sobrang dami po naglabas ang pong picture po ni Alden Richards sa social media. E ang pinapakita po natin ay bahagi po ng kanyang mga picture doon po sa interview. Bago po siya interview, kaya maraming shoot ang ginawa po sa kanya. At isa nga po sa headboard niyo ng Fep sa kanilang Facebook page is si Alden Richards, di ba? Makikita natin dyan lahat po ng kaganapan, and also tinanong po kay Alden Richards doon kung ilan na yung sasakyan po niya. So hindi na siya nagdagdag po ng sasakyan. So lima po yung sasakyan niya, and almost yung pinakapangalawa sa huli yung parang ginamit niya nung signing contract po niya sa Kapuso, yung kulay black, di ba? Na Mercedes-Benz. So masasabi po natin guys, yun daw po yung pinaka-isa sa mga huli. Pangalawa sa huli na sasakyan na binili po niya. So meron po siya, kapag ayaw niya po magdagdag, so kapag gusto niya na may bago, parang sinaswap niya lang po yung mga sasakyan niya at papalitan niya ng bago, pero hindi siya nadadagdagan. Kumbaga nagiging swapping lang. Ayan. And also, isa pa sa binanggit niya po doon is yung about po sa family niya. So, lahat po ng ginagawa po niya bago siya bumili ng pansarili po niya or material things para po sa kanya, like sasakyan or kahit ano pa mang mamahaling bagay. So, inuuna niya po muna yung kapakanan ng family po niya, mga sisters niya. And also guys, kumbaga parang ini-invest niya muna po sa family niya yung pera kinikita niya bago siya bumili mismo ng pansarili po niya. Ganyan siya mag-isip si Alden Richards. Kaya naman sobrang dami pong mahanga po sa kanya. Bago niya unahin yung sarili niya, ibang tao po muna or ibang family members po muna niya yung uunahin po niya bago yung pansarili po niya. Yan ang isang tunay na kuya. Diba? Lahat po yan tinatawag po na kuya po si Alden Richards, hindi lang sa family niya, pati sa show business. Kasi siya po yung isa sa mga nakakatulong din sa mas medyo parang nasa baba po niya, since siya po yung pinaka namamayagpag ngayon this year. So masasabi po natin, siya po yung isa sa mga tumutulong din po sa mga kapwa niya artista sa industry nung kahit lang nung pandemic until now, nananatili po siyang ganyan, down to earth to everybody, di ba? And also guys, si Min Mendoza naman po, so siguro ito yung time na yung ipulagan next week is talagang hindi na sila magte-tape kasi parang hindi na sila nag-tape kahapon. So kumbaga parang back to normal na kasi ang EV, so nasa baba na uli yung huhulaan at yung manguhula, and then madami na rin po yung nanonood po sa audience. So hindi na rin po nakakulong sa hawla yung mga huhulaan. Kumbaga kasama na rin po ng mga host doon sa baba. Kaparehas po na nangyari po noon bago mag-pandemic. And also guys, meron po naman sa picture kagabi sa social media. Ito, picture po ni Maine Mendoza. So parang second for daw po ng birthday po na itong si Maha. Pero at the same time, never mind na lang po yan for True Blooded ADN at All Top Nation. Kasi alam naman po ng lahat na hindi naman din talaga interesado ang adaptation po dyan. Sa lahat ng bagay po na maglalabasan, when involved the Sorsuela, wala na po silang iisipin dyan. So baga parang never mind na lang. So ang focus lang talaga po nila is for True Blooded ADN at All the Mission ng mga resibo. So kagaya na lang po ng ilan pa sa mga maglalabasan po sa social media ngayon na kuha po ni Maine siya ni Alden. And also ito papakita natin dyan na sa'yo po ni Maine Mendoza. Yan. So bago po yan tumako sa Ipulaga is meron po nilabas po si Maine Mendoza sa kanyang DUNAT. Kaya pala confidence siya magtaas po ng kilikili, di ba? Sobrang, totoo ba guys, na nakakaputi po ng kilikili yung DUNAT? Kasi mga kapatid ko, ganyan din po yung ginagamit. Hindi ko lang sure kung totoong nakakaputi siya. Pero at the same time, confident po si Maine Mendoza na itaas po yung kilikili niya dyan sa EB. At also, makikita natin sobrang kinis. Kaya naman masasabi po na mga papabili talaga yung mga ilan po sa mga fans po ng DUNAT or DUNAT na hina-endorse po ni Maine Mendoza.
araw-araw. So makikita natin dyan lahat po ng mga picture po ni May na in-upload po niya sa kanyang Facebook page dyan po sa social media. And also guys, so sa may mga iba pang updates na i-update sa atin dyan, so manatili lang po kayo nakatutok po sa ating mga happenings patungkol po kay May na natin. And thank you sa lahat po nanonood. Thank you guys sa panonood and see you for my next video. Bye bye guys.